buwan ng Oktubre, maraming paupahang kalesang nagsasalubungan sa kalsada. Tulad din ng mga Pilipino at mga dayuhan, naglalakad si Crisostomo ng walang direksyon. Nakarating siya sa liwasang Binondo. Wala pa rin pinagbago ang nasabing lugar. Gaya pa rin ng dati. Ang daan at ang bahay Binata, na may mga pinturang puti at bughaw. Gawin magsilbing aral ang nangyari sa maging ang lumang orasan at kampanaryo ng simbahan ay nanatili pa rin ganoon ng kanyang paningin. Naroon pa rin. Kung gayoy, hindi pa ninyo alam. Inaalam ko pa po kay Don Santiago. Ngunit tila naging isang panatili ang paninirahan niya sa Europa. Alam po ba ninyo sa loob ang buong katotohanan ng 7 taon? Tulad ng pagkakaalam ng lahat, namatay siya sa bilangguan. Sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguan? Ang inyong ama. Ibig ninyong sabihin na bilanggo ang aking ama? Pag ilinaw nga po ninyo, tunay bang kilala niyo siya? Baka kayo nagkakamali. Ano po ba ang tunay na nangyari? Hindi po ako nagkakamali. Sila'y walang iba kundi si Don Rafael Ibarra. Siya nga po, ang aking ama, si Don Rafael Ibarra. Ang buong akala ko'y alam niyo na. Ngunit magpakatatag kayo. Dito po'y kailangan mabilanggo upang maging marangal. Ngayon, dapat ko kayong paniwalaan. Kayo nagsasabi ang totoo at hindi nagbibiro lamang. Maaari po ba ninyong sabihin kung bakit siya nabilanggo? Hindi ko po maubos maisip kung bakit hindi pinaalam sa inyo ang nangyari sa inyong mga kaanak. Ni isa pala'y wala man lang nagatid sa inyo ng balita. Sa huling sulat ng aking ama, may isang taon na ngayon, ay sinabi niya huwag akong mabubahala kung hindi man ako makatanggap ng sulat mula sa kanya, sabagkat lubharang marami siyang ginagawa at nangangailangan ng matamag pagsusubaybay. Ipinagbilin din niyang ipapatuloy ko ang aming pag-aaral at ibigay sa akin ang kanyang basbas. Kung gayon, ayon ang huling sulat na ipinadala sa inyo bago siya mamatay. Mag-iisang taon na buhat nang siya'y aming ilibing sa inyong bayan. Bakit po nabilanggo ang aking ama? Isang napakarangal na dahilan. Kailangan na ako sa kwardel. Sumama na lamang kayo at sasalaysay ko sa inyo. Ilang buwan pa lamang ng inyong pag-alis ay nagsimula na ang pagkasira ng inyong ama at ni Padre Damaso. Hindi ko matukoy o maunawaan ang tunayong dahilan. Pinartangan siya sa pagkaasalan di pang umpisal. Ngunit noon pa man talaga namang dinong umpisal si Don Rafael. Pero dahil nga sila yung magkaibigang matalik, hindi ito naging kaso. Maliban pa rito, ang inyong ama ay isang taong totoong marangal at maraming siyang ginagawang kabutihan kaysa mga nagpapakumpisal at nangungumpisal. Sa kanyang mga sermon, ano pat laging pinasasaringan si Don Rafael kahit hindi niya binabanggit ang pangalan. Noon pa may, ipinalagay ko ng walang mabuting kahinatnan ang mga ito. Ganito po ang nangyari isang araw. Pinagtawanan ng mga bata ang artilyero dahil sa pabaligtad na pagbasa ng liham na inibot sa kanya sa isang tindahan. Sa matinding inis, biglang hinabol ang mga batang sumisigaw habang tumatakbo. Hindi niya maabutan ang hinahabol kaya ay binato niya ang kanyang tungkod. Nabuwal ang isang batang tinamaan ng tungkod na sumugat sa kanyang ulo. Gayong pinagsisipa niya ang batang kawawa. Dumaraan noon ng inyong ama at nang masaksihan ang nagaganap ay lumapit na agad sa maniningil. Sinalag niya ang ambang suntok at ginantihan niya ng di pangkaraniwang lakas at tumama o ang ulo sa isang bato. Ang batang nasugatan ay pinangko ng iyong ama at dinala sa tribunal. Samantala ang artilyero ay sumuka ng dugo at di nagtagal ay namatay. Lubang napakaraming kaaway ng lihim ni Don Rafael na ayaw namang pakilala. Gayon pa man, napawalang saysay ng manananggol ang anumang huwad na pahayag. Humina ang dating malakas na katawan ng inyong ama dahil sa mga paghirap sa paitan at pagdaramdam niya sa mga taong inaasahan niya ngunit pinagkaitan siya ng tulong. Luba siyang nagkasakit na tanging kamatayan lamang ang makalulunas. Nang malapit na siyang lumaya, ay saka siya binawian ng buhay. Sa bilangguan, na wala man lang karamay.